kami ngayon sa Azon Boneless Chicken. In-invite po ako nila para po ipakita ang bago nilang packaging, guys. Kaya bago yan, samahan niyo muna ako doon sa kanilang restaurant. Tara, guys! Papukin muna natin ngayon yung bago pala nilang dining, mga langgaan doon na sa kabilang. Mamaya, pupuntahan natin yan. Okay? Maroon ba? Ayan. Nandito na kami sa Bangkal Branch. Kasama ko ngayon, mga langga, ang may-ari ko ng Azon Boneless Chicken. Tatanong ko sa kanya ngayon po, ano nga ba yung mga ginawa nila during pandemic? Okay, andito po. Please welcome Chef, or should I say, Sir Bang. Ayan, Sir Bang. Hello. Hello, langga TV. What's up? Hi. Okay lang kahit ano, Sir Bob. Yung question ko kanina, ano ba yung mga ginawa nyo during pandemic? Okay. Ang ganda ng tanong yan. Para sa ganda nga ng tanong. Well, I guess lahat naman alam natin na talagang downtime. Nawala lahat ng mga customer. Nga itong dining area natin just to be dati puno yan. Tapos during pandemic, yun, wala yung mga customer din natin. So, nag-divert kami into delivery at saka take-out. So, yun yung nauna namin ginawa. But kung tignan mo lang ka, yung laki ng store natin, ideally, for dining, saka meron pa tayong parking space, hindi talaga siya makakompensate yung take-out at saka rental mo, operating expenses. So, very tough, very challenging yung ganitong situation. But anyway, despite that, of course, kailangan natin lumaban. No? Hindi pwede tumigil ang mundo dito. Speaking of delivery and take-out, yun yung isang bagay na ginawa namin. No? Kasi we used to be dining, and then ang presentation namin as a plate, yung siniserve ko siya sa customer. But nowadays, since take-out yung labanan, I mean, ginawa namin, improve din namin yung mga packaging namin. So, isa dyan, of course, nagpagawa na kami ng mga logo namin. Madetermine ako, asos talaga siya. At the same time, yung packaging, make sure safety yung... walang contamination. At the same time, yung freshness ng food, importante yun. Kasi yun yung isang challenge. Eh. Pag iba yung ilagay mo yung pagkain sa plate, saka yung babalutin mo siya, tapos meron pa delivery factor yun. Kumbaga, dadalhin ko ng motorcycle, bumpy pa yun, iba yung presentation ko dito, pagdating doon sa customer, iba na yung tsura ng pagkain. No? Parang nawala na yung presentation ng pagkain. Opo. Isa dyan is, minsan, like yung mga gulay. Pag perfectly cooked yun siya, kainin siya, babalutin mo, pag binalot mo yun, nasilyado talaga, nakasil siya, ang mangyari pati sa customer, overcook na yung gulay mo, so... Parang nalanta. Parang nalanta na yung gulay. Pinag-aralan namin lahat yun. So medyo take time talaga lang gano'n na pag-aralan paano namin yung cook. In fact, anong petsa na ngayon. So ngayon talaga na-realize namin yung mga klase ng packaging sa type of food. So later, pakita natin sa inyo yung mga perfect menu namin for takeout. Yun. Well, ipakita namin sa inyo kung paano namin ginagawa yung itong mga pagkain namin. Yan ang very nice. Naabangan ko talaga, guys. Yeah. Guys, this is it. Excited na talaga ako, guys, na makita ko paano nila lulutuin yung mga pagkain nila, guys. Kaya, tara na. Let's go na sa kanilang kitchen. Let's go!
Samahan niyo ako dito, guys. Papakita mo ba kung paano yung luto ko din sa do it! Okay. Just do it! Guys, excited na talaga ako. Ito yung shrimps nila na napaka fresh po. Galing pa na ano siya. Fresh na fresh from ano to? China Sea ba itong galing? Pacific Ocean. Pacific Ocean. So kailangan, mainit muna yung pan natin before natin ilagay yung shrimps. So wala siyang oil. Kung mapansin mo, drain natin yung shrimps. Talagang yes, dapat wala siyang water. And then kailangan mainit din yung pan. Basically, parang grill din yung concept natin. So grill in the pan, no? Pan grill. Okay. Para lumabas yung aroma ng shrimps bago natin lagay yung mga ingredients. Ah, nainip. Wala po. No oil muna. Kasi ang gusto natin mangyari nga, so pag, di ba, pag grill or ihaw, so huwag mo muna lagyan ng oil para yung mga water niya ma-dry muna. Okay? Okay. Actually, madali lang ang shrimps lutuin. Ang shrimps, hindi mo kailangan i-overcook. So ayan, ito yung sinasabi namin na parang aromatic na lalabas yung natural na aroma. Tapos i-infuse natin ngayon ng rosemary. Rosemary, perfect sa for grilling. Tsaka may extra taste din siya. So yung aroma niya, i-infuse natin dun sa grilling. Pag halfway na medyo makita mo pula-pula na siya and wala nang water, pwede na tayo maglagay ng garlic oil. Well, garlic oil kasi yung nagpa-crispy tayo ng garlic, di ba? So yung oil niya, ito yung ginagamit natin. So very aromatic na itong oil. So ponte lang, about 1 tablespoon. Pwede na, or 2 tablespoon. Tinginuli yung oil para wala na munang water bago tayo maglagay. Kasi kung may oil at saka yung water, medyo ganun putok-putok yun, no? Yun pa lang, sige. So, syempre, ayaw nilang na, ano, di ba? Masunog. Yun yung technique. Wow! Ayan, lagyan natin ng konting salt. Yes. Pinch lang. Ayan. Tawag dyan sa ginagawa. Ay! Saute! Yan pa lang. Yes. So pag may salt, syempre may pepper yan. Salt and pepper lang tayo parati. Kasi ito ng sarap naman ng pagkain doon sa material mo. Again, pag fresh ang material mo, salt and pepper, okay na yan. Naamoy mo ba? Yes. Ang bago nga eh. Diba? Nagutom na nga ako. So, meron kami ginawa ang special sauce. Ah, okay. So, ito, medyo, siyempre lahat ng restaurant, meron secret yan. Ah. So, pre-mix na siya. So, basically, ano lang naman to, may ketchup. Then, may konting soy sauce, tapos honey. Honey okay. Sauce. So ito, ayaw natin ma-overcook yung shrimps natin. Pwede na natin ilagay yung sauce niya. Wow,
Reduce mo na lang yung heat para continue na yung cooking. Pero ayaw naman nating masunog talaga yung skin ng shrimps natin. Ayan. Bagong menu mo ba ito, Sir Bob? Yes, isa to sa mga bagong menu natin. For example, meron mga konting family gathering, di ba? Medyo bawal yung mga party ngayon, but hindi natin maiwasan mag-celebrate minsan na mga yung family. For example, may birthday, no good for 5 to 6 person. I mean, within family lang talaga. So ito yung mga perfect na menu na pwede na lang i-order sa Azor. Hindi lang yun, meron pa ang mga pork loin, meron din kami chicken lollipop. Mamaya, ipakita din natin yan. Ayan! So, okay. I think all done. Tapos, gagawin natin, ilagay na lang natin sa box. Okay? Okay. Thank you, Chef! Thank you. See you! Thank you sa pagpakita mo kung paano lutuin yung napakasarap na shrimp na yan. Talangga! Andito na yung niluto natin kaninang shrimps. Ang bango, no? Ang bango nga. Parang nagutom ako, guys. Mukhang masarap talaga siya. Tingnan niyo naman ang presentation niya. Napaka-perfect. So ito yung sinasabi natin, Ga, na nasa box siya. So mas practical, hindi mo na kailangan i-transfer sa bowl or sa, diretso mo na ilagay sa table. So, aside from this, meron din kami yung pork loin kanina. Ayan. So, ito ang dalawa, medyo sa family of 5 or 6. Pwede sigurado na. Pwede na yan. Dagdag na lang ng rice and beans. Kahit dalawa lang, okay na ito ba sa amin? Papakita na naman ni Sir Bob yung kanila pong mga combo meals. Papakita namin isa-isa kung ano po ang laman ng mga combo meals nila para makita nyo at kung gusto nyo mag-order, order na kayo guys. Okay yan. So ito yung fish fillet. Langga ang pork barbecue. Yung paborito na lahat, ginuguan. Ito naman ang paborito ko din, chicken barbecue ng mga langga. Yan. And ito ang pinaka bestseller namin sa Value Meal, adobo lechon. Masarap. Ito naman mga langga, yung kanilang pork sisig. Sir ba, kung kunwari gusto ko mag-order sa inyo kasi yes. Di ba hindi naman tayo nakakalabas ng bahay. Ngayon kasi lalaman na dito sa Davao City meron na tayong curfew. Yes. Until ano na lang kami mga langga sa weekend. So, paano pa kami makapag-order sa inyo? Well, yun, maganda tanong. Pwede kayo umorder sa amin. Pwede sa mga food delivery apps. Like mga Grab, Foodpanda, and may mga local delivery din dito sa Davao. Which is nakatayag kami. And pwede rin kayo pumunta sa Facebook page namin, Azor.Boneless. Doon, pwede kayo mag-inquire, pwede kayo mag-deliver. Meron din kami in-house delivery. So, guys, ano pang nangyintay nyo? Order na kayo, guys! Safety measure pala ang tawag dito. Yeah, safety measure. Ako tayo guys, ito yung timing ko na ngayon. Kasi nga, doon dati, aircon, simula ng nag-lockdown, nilabas nila para, di ba, pag naka-aircon, yung air umiikot lang. So, may pasilip na kung merong pasilip magkahawaan. Kaya, let's go guys. Na tayo dito. Bat. Ito, siyempre mataas tayo. Ayan. Hi! Say hi mga maganda nilang personal aqua. Kung hindi, first, meron silang dulo. Ayan. Makikita nyo ba? Andiyan yung picture nila mga langga. At may mga
Ay, okay, sorry. Ay, kapapasok. Hindi na. Makabahulog na pa. Yan. So ito, ginawa namin, ang mga empleyado namin, hindi namin sila inalaw na mag-commute. So yung mga walang sasakyan, ginawa namin, pre-provide namin sila ng staff house. Ah, oo. Para of course, maiwasan yung magkaroon sila ng exposure sa maraming tao. So yun, kompleto yan. Staff house nila, with may sarili silang CR. So naka-close ito. Hindi sila pwedeng maghalo sa mga customer. Ha? Paano na yung vlog mo? So yun, ang inaalaw lang namin na ano na mga empleyado na pwedeng umuwi, yung may mga sasakyan. Yan. Magpapasalamat pala ako sa aking mga kalangga sa pag-invite sa akin dito at pag-welcome niya dito sa kanilang restaurant. You're always welcome. It's my pleasure talaga mga kalangga na bisita ko itong kanilang napaka-bonggacious na restaurant, diba? At nakita ko pa kung paano nila luto, paano nila pinipre-prepare ang kanilang mga pagkain at yung mga sulok-sulok din sa kanilang restaurant. Ayan. Sir Bob, maraming salamat. Ganun na tayo kay Sir Bob kasi bawal kasi yung ano na yun. Social distancing na tayo. Hindi, pwede matapos na lang. Man, dapat tikman mo nila. Ayan. Itikman ko muna sa mga langga. Anong tawag dito, Sir Bob? Chicken noodle. Okay. Mukhang masarap talaga. Wow! Oh, daming ako eh. Daming ka. Okay. Guys, ano ba sabi mo sa... Pwede mo ba ito makanyayan ko? Of course. Sa mga viewers, please... like, subscribe, and hit the notification bell. And comment below kung meron kayo mga gusto ng teacher. Of course, ni Malanga. Again, thank you so much. Salamat kayo ba? Guys, napakasalamat. Mag-order kayo ha. Bye! Guys, ito yung mga bago nilang food in the box. Yan ang shrimps. Tingnan nyo, sarap ng shrimps. Ito yung chicken lollipop. At ito yung pork with lemon yata yan.